mga Kalingap, welcome po dito mga Kalingap sa Ribbon Cutting po kay Nanay Emma. So ngayong araw na ito, Martes po mga Kalingap, December 12, no, 2023. At dito na po mga bisita natin, mga kasamahan ko ng mga vloggers. And syempre si Kuya Val po ang magto-turnover mga Kalingap. So ayun po, mahali po kami dito. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa lahat. Ayan po, mga Kalingap, pakibigyan ng hati po. Bahay po, yan o, pang 208 housing project po, mga Kalingap. Pero kay Nanay Ima Marcelia ng si Panganiban. Ayan po, mga Kalingap, pakibigyan. Tawagin na po na, sabi pong opening remarks. Dali, dunat! Magandang hapon at umaga sa ating lahat. Magtatanghali na pala. At unang-una, congratulations kay Nanay Emma and family. At sa barangay ng Santa Milagrosa, magandang tanghali po sa ating lahat. So ayan, maraming salamat sa Panginoon sapagkat meron na naman pong isang pabahay, ang Team Kalingap. Meron naman pong isang pamilya na nabigyan ng bahay. Ayan, napakaganda, may negosyo pa, may patindahan pa. At sana po, patuloy nyo lang pong suportahan ang buong Team Kalingap, lalong-lalo na po si Kuya Bal, ang ama ng Kalingap. Sapagkat sa mga proyekto po ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bale, marami pong kababayan nating naghihirap ang natutulungan. At welcome po sa lahat po ng nandito. Pwede pong manood, pwede pong lumapit. Ayan. Maraming salamat po ulit. Bali ko na po kay Kuya Bale ang mikropono. Salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tulong sa amin. Maraming salamat. Sa lahat-lahat. At kung hindi yung asawa ko, hindi kang magkakaroon ng ganito. At sa lahat ng mga tumulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat-lahat ng tulong niyo. Sana patnubayan kayo ng mga napanginoon. Kayo na po bahala magpatuloy sa amin. Dahil po mahihayin po ako magpatuloy. Sa iyo maraming salamat at kay Kuya Bal. Salamat sa lahat ng tulong sa amin. Sa mga sponsor, maraming salamat sa lahat-lahat. Sa mga sponsor, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga tulong ninyo, maraming at lalo na po sa inyo. At
sa inyong grupo. Salamat sa Team Kalimhat. Ayun po, magandang tanghali po sa ating lahat, no? Sa lahat po ng bisita po na andito po sa Ribbon Cutting ngayon. Sa lahat po ng kasamahan po ng ating mga vloggers, kay Kuya Val, sa ating live viewers po sa Premiere Free, Kuya Val, magandang gabi po. So, ang istorya po kung bakit ko po nakita or na-discover po sila na yung Emma. Meron po kaming tinignan doon, no? Isang beneficiary po ni Kuya John Rivera. Pinuntahan po namin doon sa Larac, no? Sinamahan ko po siya para mag-scout po mga kalingap. And then suddenly, mukhang di po siyang papavlog, no? Kasi nga, kailangan pa daw niyang pumunta sa barangay hall para magpaalam, ganito ganyan. So sa atin naman po, diretso ang tulong naman niya, no? Hindi naman po ito na detalan pa sa mga kung ano mga organization, no? Sa atin po, anong makaya natin may tulong, agad natin ibibigay yan. So, pag uwi po namin, meron po kami nakita dito isang nakaupo na tatay, no? Yan po yung si Tatay Romulo, yung asawa po ni Nanay Emma. Pagkakita po namin, binalikan po namin, nag-U-turn po kami sa aming motor, no, para balikan namin dito and interviewin namin si tatay. So yun po, nalaman ko po mga kalingap na 16 years na pala siyang nakaupo doon. Paralisado po mga kalingap. And then siya lang po nakatira din sa kanyang bahay po, dating bahay po nila. Nasa likod po ng bagong bahay na yan. And then nung na-interview ko po mga kalingap, no, nakita po namin si nanay doon, nagkakabod siya. No? At po kung nainganap buhay dito yung pagkakabod mga kalingap. O pagbimingin ng ginto sa dagat po mga kalingap, no? Yan po ay trabaho po ni Nanay Emma. Siya po yung tumatayong ano po, no, ha? Taga-supply po ng pagkain sa kanyang asawa. Kasi sila po mag-asawa po nakatira dyan mga kalingap. So rin po naawa po ako mga kalingap sa kanilang sitwasyon, no? Kasi akala niyo po yung mga kalingap, 16 years na po na sakripisyo po ni Nanay Emma, no? Yung kanyang asawa na siya po yung naghanap buhay mga kalingap para makakain sa araw-araw. Kasi yung mga anak po niya, parehas din po nila, mahihirap din po mga kalingap. And then, ayun mga kalingap, nung bumus po yung mga tulong, nabigyan po natin ng gamot si Tate Romulo. Nabigyan po natin ng ayuda, no? Gamit po nila, no? Gamit sa pagkakabot. Si nanay may bagong gamit na po yan. And si tatay, na-check up natin sa hospital mga kalingap, no? And then sa hindi po inasahang pagkakataon mga kalingap, namatay po si Tate Romulo, yung asawa po niya, no? Kaya ayun po ang istorya mga kalingap. Fast forward po tayo hanggang nagkaroon po sila ng bahay dito. Hindi namin nasa mga kalingap na sa halaga pong 49,000 ay nakapagsimula po tayo sa ating pabahay po sa kanila. Unti-unti po yung tumataas hanggang naging 170,000 yung nalikom natin mga kalingap para lamang yan sa bahay, no? Kaya ngayon mga kalingap, natapos po ang bahay and plano sana kinabukasan noon ay ribbon cutting na. Ngunit namatay po si Tate Romulo, yung asawa po niya. Namatay po sa hospital mga kalingap, no? And then 9 days po na binurol po dito sa dating bahay po niya sa likod. Kaya medyo natagal lang po yung pag-turnover nito. So ayun po mga kalingap, ngayon po na si Nanay Emma na lang po nakatira dito kasama yung kanyang mga apo. And binigyan po natin siya ng hanap buhay para hindi na po siya magkakabod mga kalingap, no. Since matanda na po si Nanay and meron po siya dito may bukol yata dito, no, na sa may liig po niya. So ayun mga kalingap, salamat po sa ating mga buting mga sponsors. Dahil po sa inyo, nagkaroon po ng pag-asa po si Nanay. Although wala naman po si Tatay mga kalingap, wala na po si Tatay Romulo. Pero si Nanay po, kanatag na po yung loob niya na mamuhay mga kalingap, no, kasi may sariling bahay, may bagong bahay na po and meron na pong pagkakakitaan mga kalingap. Kaya po salamat po sa ating mga sponsors. Sa lahat-lahat po ng mga binabasa ko itong mga kalingap, no, salamat po sa inyo. Hulog po kayo ng langit para kay Nanay Emma. And thank you din po sa mga dumalo po ngayon kay Kuya Val, no, salamat din po dahil na-turnover na po ito sa wakas yung bahay po nila, no, ngayong Pasko at bagong taon, dyan po magsiselebrate po si Nanay Emma. Kaya congrats po Nanay Emma, no, congrats po sa bagong bahay niyo po and alam ko po na pahalaga niyo po yan, syempre yung binigay natin na negosyo mga kalingap, no. Ipaano niyo po yan, no? Palakihin niyo po yan, no? Kasi sa inyo lang naman po yan, nakakasalalay po mga kalingap. And good luck din po, no, sa lahat po ng mga kasamahan ko dito na walang sawang tumutulong din po mga kalingap, no? Kaya congrats po ulit and isang malakas sa pagpaka naman po para kay Kuya Val at sa Team Kalingap. Thank you po. God bless. Okay. Hinahamon ko ang lahat ng vlogger dito. Okay. Ready? 1, 2, 3, and go! Kalinga. 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 Kalinga.
Hindi pa kailangan itong mata. Pati di ba? Pagkasabihin. Grabe ah. Ang bilis ng spaghetti to. Kalinga. Wala na. Nebosis yan. Natin si Kuya Brox, no? Yan. Sila po ang ating kasama mga kalingap mula po sa paggawa po ng bahay hanggang sa pagpintura po mga kalingap, no? Andiyan po si Kuya Victor, ang mayawa po ng ating kamera. So ayun po mga kalingap, ibibigay ko po itong certificate mga kalingap, no? Para po kay Nanay Emma. Babasahin ko po mga kalingap ano pong nakasulat ito sa certificate po. Bahay Santos Matubang Lingap Foundation Incorporated, Camarines Norte Chapter. Housing Award. This housing award is given to Emma Arcilia as 28 housing project beneficiary. So signed by Housing Chairman Val Santos Matubang, Project Manager Ruel of Malalag, date December 12, 2023. So may note po dito na ngayon nakalagay sa baba. This house cannot be sold, hindi siya pwede mabinta. Abandoned, hindi pwede abandonin. No? And must be kept clean, so dapat malinis po palagi nanay. Otherwise, it will be given away. So ayan po nanay, tanggapin niyo po itong certificate po and congratulations po sa iyo nanay Emma Arcilia. Pamabiyaya at mapagpala ng Diyos na nakatuhay siya at kalagitan. Kami po ay nagpapasalamat sa ating kalingap na ginamit mo upang magkaroon ng pabahay project sa lahat ng dato ng probinsya. Dalangin ko po Panginoon na naman sumpa ng kamalasan, sumpa ng sakit karamdaman, mawawalan ang visa sa bayan ito. At sa oras nito, ano doon aking pagbiyahan doon ang bayan ito sa pananibang Panginoon at patuloy na ispik blessing. Ang blessing in this honor, Panginoon, pagpalaan ito ang bahay nito, maging si Nanay Emma na
mamamahala ng bayan nito. Ito lamang po kayo taas. O lamang po malalatos ng panagalang kung aming dalayan naman sa pangalan ng Yesus. Amen! Nanay, punta pa tayo sa baba. Bumupit nito ni nanay. One! Wait lang. Two, three. Ayan, bumupit na. Pasok! Pasok po, pasok! Pasok sa loob. Kumplito po ang gamit dyan. Merong aircon, merong rip, merong tindahan, merong... Saan ang pintuan namin? Tindahan. Andan pa sa gilid ko yan. Sa mga kapatid lang. Kasi nasira. Ayun, nanay, tutay, nanay. Nandito tayo ngayon sa kabahay ni Royal of Malalag. Salamat sa iyong programa na tuwai patuloy na dumadami ang kabahay ng inyong Kalingap Housing. Ayan. And then, siyempre, patuloy pa rin yan hanggang sa habang buhay tayo. At yun na hindi na nawawala yan sa tulong ng ating sponsor sa mga sumusuporta din po. Salamat sa mga sumusuporting sponsor ni Dodong. Salamat po ito po at ating pong magsama-sama po tayo, magsalo-salo po tayo sa handa, hinahanda po ni Dodong. Sa mga sponsor din po, salamat po ito at marami pong at-tanship at sub-meeting at alabro at kung ano po po. Salamat po sa inyo mga sponsor. God bless po sa inyo. So yun, mga Kalingap, magandang araw po sa ating lahat, no? Welcome po sa ating channel, mga Kalingap, ang Royal of Malalag. So for today's vlog, mga Kalingap, bisitahin po natin ngayon si Nanay Emma, no? Kasi matagal po tayo hindi nakabalik dito, no? Kasi nga umuwi tayo sa ating mga Kalingap. And then medyo malayo po yung lugar ng panganiban doon po sa sentro po ng Dait. So ngayon, mga Kalingap, nandito po tayo ngayon sa bahay po nila Nanay Emma at atin po silang bisitahin. Kukumustahin, mga Kalingap, no? At kumustahin po natin yung tindahan po. Ayan po yung tindahan po ni Nanay Emma, mga Kalingap, sa tulong po ng ating iba't ibang sponsors. Tara, mga Kalingap, puntahan po natin sa loob at atin pong kumustahin po si Nanay Emma. So ayan, mga Kalingap, ito po yung tindahan po nila. Ayan. Ay, hello po, dito si Nanay Emma. Saan po kayo galing? Sa Labo. Sa Labo. May ano po kayo doon? May kinuhang ano? Biyaya. Biyaya doon sa ano, namatay kong asawa. Doon pala sa Labo yung Nike kukunin. Grabe, kumusta pang yung tindahan? Ito, okay naman. Grabe. May mga laman pa rin po, mga Kalingap, na magaling po mag-ano si nanay. Sino po nagbabanta? Ikaw pa rin po, nanay? Tapos yung namamalingki, yung anak kong babae. At di naman ako. Kumusta po ang pagkakaroon po ng tindahan po? Okay naman. Rin, no? So, ano pong pinagkaiba, nanay, sa dating trabaho niyo po? Na may ganito ka na pong negosyo po dito? Na-high blood ako dito. Na-high blood ka dito? Ah, kasi palagi nakakaupo lang. High blood ako. High blood po kayo ngayon? High blood nga ako. Kasi nakaupo lang dito, nakahiga. Parating upo. Tapos nagbili nga si Junior ng TV, pakatbihan ko daw. Ah, para may ano ka, may libangan ka dito. May libangan ako para may mga. Pero sa ano, nanay, usaping yung pagod, ganyan. Hindi man na napapagod. Mas nakakapagod yung dating trabaho niyo po dati, nan, no? Kasi parating basa. Kaya nga po, yun ang mas delikado po, nanay, no? Kaya ito po. Maghapo ng kapapala. So dito, ano pong nakakatulong naman po, nanay, sa inyong pangaraw-araw po? Yung ano, halimbawa yung
Yung kita? Yung income, tapos inaano namin, inaano nung anak ko po magkano yung... Yung tubo? Tubo. Yun ang pagkain namin. Yun ang pagkain nyo. Ay, maganda po yun, no? Magkano ang tubo, yun po inyong gagamitin. No? So, hindi namin binabawasan yun. Kaya nga po, at least may mga tinda pa rin po mga kalingap, no? Ubus na so, nakailang ano na po kayo, nakailang bili na po kayo sa sentro? Dami na. Marami na po kayo nabili doon? Dami na. Kasi ngayon, may mga ano na kayo, mga sigarilyo. Oo, sigarilyo no, talaga ang mabenta. Mabenta yung sigarilyo dito. Malaki pati yung ano niyan, tubo, no? Mm-hmm. Bawat isa-isang ano. Hindi nga kung save, aba nga mamamalingki ng sigarilyo. So meron ka ding mga ano nanay, yung mga sibuyas, mm-hmm. may bawang, no? Ano po mga bagong paninda mo dito, mga sigarilyo lang? Sigarilyo lang, saka yung mm-hmm. ano. Yan, nabili ka na po ng mga bagong paninda din. Bagong. Mm-hmm. Paninda. Iya po, ma'am. Yung natitira. Kumusta naman po ang inyong tindahan dito na? Yung sardinas, bagang ano, ang bagal nung kinain lang ng kain. Ah, yung ganyan? Yung ganun na sardinas na binili ninyo. Hmm. Inano na lang namin, yung pinalta na lang namin. Oo. Mga bago naman mapalingki, madagdag bago na po yan. Sa kayang mga kumusta dilatan. Kumusta po ang kita niyo po dito? Maayos man. Okay naman. Hindi man nababa sa 500. Sa isang araw. Sa isang at least araw. Meron pa rin income nanay, may no? May income. So, talagang ano, yung mga kapitbahay, medyo dito din sila bumibili. Lahat dito. Mga ano lang. Yan, dyan. Dyan din. Kasi mura-mura daw dito. Mas mura sa'yo. Maano pa nga ako, pinapatubos pa ako ng ano, permit saka ano, sa panganiban. Ah, pinapatubos ka ng permit dito. O nga po, kasi kailangan talaga yan. Kailangan daw yun. Sa panganiban. Panganiban na daw maano. Kumusta po ang inyong ano, pagtira po dito sa bagong bahay po? Maayos mo. Okay naman po. Sino po ang kasama niyo po dito ngayon? Yung apo kong dalawa. Dalawang tapos apo yung mo? Isa kong anak. Tapos yung babae, pinapunta ko nga dito yung mag-asawa. At maano nga, nag-iba na ng bahay. Ah, nag-iba na. Sa kabila. Matagal na po yung giniba, nanay? Oo, inabot lang sila dito ng lakas. Tagal man talaga. Matagal po. Matagal sila dito. Ah, matagal sila dito. Pero sa ngayon, sana po sila? Andiyan pa. Kasi nagpunta sa Paracala yung asawa niya. Mm. Maano nga ng bangkang ihahakutin yung mga kahoy. Ahakutin yung mga kahoy papuntang Calaguas. Doon sila mabahay. So, dito tayo sa loob ng bahay niyo po, nanay, no? Grabe. Ayan po, mga kalingap. Ito po. Ano? Ganda ng upuan ni nanay, oh. Ito. Ito, di na laman dito. May TV ka na po dito. Kay Junior nga yan binili. Ah, binili po niya. Ay, sabi niya, pakatbihan mo mama, baka masira okay. Yan at wala pa man silang kuryente. So dito may kuryente na po kay nanay? Mayroon na. Okay na. Ilang ilaw po ito? Dalawa lang. Mapadagdag na lang ako dun sa kubita. Talagang nanay, ano po no? Ano pong pinagbago po ng inyong ano po, buhay po ngayon? Mas maayos naman. Mas maayos po ngayon. No? Kasi hindi na ako namamroblema sa pambili ng tigas. Oo nga po. Pambili ng ulam, diyan ko na lang lahat kinukuha. Talagang ano po, may pinagbago, no? Mm-hmm. Simula nung natulungan po. Kaya, ayun, patuloy lang nanay, no? Sa ano mm-hmm. po, ganitong buhay. Ito po yung mga apo mo yung kasama niya? Ay, hindi yan. Nandun niya sa bundok. Nag-uwi yung mga apo mo? As anak yan ni Junior, oh. Ah, yan sila. Nandun si Papa niya, doon. Kinuha nating karpintero, no? Para naman po ano, makakatulong din si anak niyo po, no? Magaling din po magkarpintero, no? Mabilis. Diyan yung trabaho. Ah, diyan 'yun. Pero ngayon tapos na sila. Matapos nila yung ano yung balkonahe lang. Balkonahe, iba na ang nag ano, iba na yung nagbo-boom. So, kumusta po dito nanay? Dito po kayo nagluluto sa loob? Oo, kasi okay naman po. Oo, okay naman. Ayan po mga kalinga po. Pinatong niyo lang po yung ano, yung kalan sa loob. And then yung tubig po nanay, saan po kayo kumukuha? Yan sa ano, nabili kami ng inuman. Ah, ayan po. Mineral. Tapos yung sa CR niyo po na tubig. Mayroon man. Ah, meron po. Mayroon yung tubig sa CR. Yung may hose po kayo doon? Mayroon. Ipinasok na namin yung hose diyan. Kasi pag nung ano taib abot dito ang tubig. Oh. Ang lalim pa rin. Tapos yung kwarto, okay naman po. Oo. Ganyan. Tapos ano po mga kalinga, malinis po, no? Malinis po ang bahay ko ni Nanay Emma. Talagang pinalagaan.
inaalagan ko talaga ni nanay yung ano. Talagang, pag nag-uwi naman yan, di, kaunti na dyan ang mga gamit at dadalhin na nila. Ah, yung mga ibang gamit sa anak niyo po yan. Oo. Dadalhin sa Kalaguas. Nanay, ano pong masasabi niyo po sa mga tumulong po sa inyo? Ay, salamat na marami talaga. Sa lahat ng tumulong sa amin, maraming maraming salamat. At kung hindi dahil sa kanila, wala din ako. Hindi po tayo nagiging ganito po. No? Hindi ka po nagiging ganito po ang inyong sitwasyon. Hindi talaga. Po, no? Siyempre, nalulungkot din ako. Mm-hmm. Babaguhin nga itong pinto. Babaguhin po ito? Kasi nung kaya pinagawa ko dito ang pinto, yung asawa ko sana dyan lang. Mm-hmm. Tapos dito na lang gagawin ko ang pinto. Kasi maano ay direkta dyan sa ano. Ah, direkta sa ano? Walang ano dyan sa tindahan, diretso dyan. No? Pag may taong nakaupo dyan, siyempre, nandiyan yung pinto. Mm-hmm. Kaya dito ang pinto. Okay. Kapag bago ko yan kay Junior. Mm-hmm. Nanay, bakit medyo na emotional po kayo ngayon? Naiisip niyo po? Nalulungkot din. Nalulungkot po kayo? Kasi yung asawa ko, wala na po kayo. Yung iniisip mo din po, nanay, na sana hindi buhay pa siya, tapos naging ganito yung sitwasyon namin, medyo maginhawa na po. Ano po? Kasi ano? Kung nandiyan siya, nakatikim lang siguro siya ng ginawa. Mm-hmm. Hindi ganyan, na ganun sa ibaba. Inihintay niya ako pag kung kailan ako dumati, kung kailan ako kumain. Iniisip ko na lang lahat. Gabiing iyak ko na lang. Oo po. Wala ka naman po ibang mapagsabihan po, nanay. Ano po? Talagang ano? Wala akong ano. Ano na lang po? Ipapasadyos na lang. Talaga, dito na lang talaga ako nakatukan ngayon. Iniisip ko na lang. Sa Panginoon na lang ako na. Oo po. Nakapit. Lahat lang. Hirap ko noong panahon. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako nito. Kaya nga po. Dahil din po kay tatay, ano po, nanay, no? Dahil talagang din po sa kanya. Ayaw ko pa sana talagang. Kaya nga po. Talagang so, mahihain bag ako mag-ano. Talagang ano po si tatay, at no? At iyakin din ako, kaya. Kaya di niyo po makakaya na ganito, ma-interview po kayo. So dahil din po sa asawa niyo po, nanay, no? Na natuntun po kayo. Pasalamat na din ako doon. Kaya nga po. Kasi si tatay nung unang nilapitan namin, talagang ano din po siya. Medyo interesado din siya, no, na matulungan din po kayo. Kasi nga po, ano, hinintay pa namin kayo, di ba po? Nandun pa kayo sa, ano, sa Kabuda nun. Hindi pa sana ako mauwi. Oo. Buti na lang po at nakita ka po namin doon sa ano, nanay, no, nagkakabud pa. Kaya, grabe. Isip ko ba yung asawa ko, talagang nalulungkot din ako. Dahil sobrang man ang bait na. Hanggang talagang yun ang hindi mo makakalimutan, nanay, no? Yung kanyang ugali, no, na kay siya yung nagpapaalala sa inyo na kakain, no? Bago ka aalis, dapat nakakain ka na. Nakakain na yun. Ano ako na siyang pagkain. Mm. Pagdating niya naman, anong sabi, gutom ka na? Ah, yun ang tinatanong niya sa'yo. Gutom na at pagod baga maghahapon ng pala. Hindi lang siguro 100 na pala ang gawa ko, kaya nagkaroon ako nito. Oh, pero ngayon, kumusta po? Nito. Kumusta po ngayon, nanay? Ano-ano naman, maayos-ayos na. Kaya lang gusto ko may inom ako doon sa loob. May ano na po kayo niya, nanay? May wala, gamot na po? Wala pa akong ano. Inuubos ko lang yung binili sa akin ni Luz. Pagkatapos naman yung kailangan barley daw na yun. Ah, yung ano po? Yung barley? Barley. Santo yun barley. Naman ang iinumin ko. Tapos yung may galing sa Kalaguas ng gamot daw, na itinata pa lang daw dito. Na ay, yung mga herbal po, mga herbal. Herbal. Yun din ipapakuha ko dun sa anak ko. Hmm. Pero kumusta po yung pakiramdam po dyan, nanay? Wala man. Wala naman. Hindi po masakit. Hindi po masakit. Pero sa tingin niyo po, mas lumalaki siya o lumiliit? Sabi nga ng iba, lumalaki daw. Lumalaki sabi ko na. Parang pakiramdam ko ay sa ako, hindi man. Lumalaki daw ito. Umiit nga po siya. Sabi ko wala man noon na hinahawakan ko eh noon, malaki-laki niyan maigi. Kaya nga po noon kasi mukhang ano na siya, pumantay na siya dito, nanay, noon, yung
Meron pa ka, may ganyan pagkaunti pa. Uubusin ko lang yun. Ointment po. Pagkaubos naman, iba naman yung itatry ko dito. So, ayun po, nakabisita po kami nanay. Salamat sa inyo. Siyempre, na-miss ka din po ng ating mga viewers na kumusta na po daw si Nanay Emma, kumusta po ang inyong buhay no, matapos po ang mga nangyari noon, no, noong nakaraang taon. Kaya ngayon po, masasabi niyo po Nanay na medyo maayos na. Medyo guminhawa na po yung buhay niyo po. Paghahandaan po naman yung sa isang taon niya, talagang yun talaga ang paghahandaan. Oo nga po. Isang taon. Nanay, may dala po kami diyang bigas po, no? May dala po kami. Salamat. Opo. Maraming salamat. Oo, para naman po, hindi na po kayo kukuha doon ng pambili ng bigas niyo po, no? Meron na po kayo diyang sariling bigas. So, yung alalahanin niyo na lang po is yung pang-araw-araw niyo na lang po na pang-ulam. Ano po, no? Kaya, ano pong masasabi niya po Nanay? Itong sponsor na ito mga kalingap, no? Nagpadala po siya ng pera no from anonymous sponsor ng Italy no, from Italy po ito Nanay, from Rome Italy. Nanay, ano pong message niyo po sa kanya? Baka nanonood po siya ngayon. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga tinulong ninyo. Sobrang-sobrang pasalamat sa unang-una sa lahat, Panginoon. Salamat, marami talagang salamat, kung hindi dahil sa inyo wala kami ganito. Natutulungan ko rin yung mga anak ko. Ah, natutulungan niyo din po? Kasi hirap din yan. Kaya itong karbong na ito, wala. Dito lahat umasa sa akin. Kasi kung makain ako, makain din sila. Di, kung nandun sila sa kalagwas, ano, kamuting kahoy din ang kinakain nila. Ah, yung mga ano po, saging, kamuting kahoy ang kinakain so, nila. So, maging kahit may mga pamilya na po nanay, talagang naawa din po kayo. Oo. Kasi ranas nyo din po yung mga maliliit pa yun sila. Ang ano doon ay hindi makapaglaot, lunso, ano, ang lalaki ng alon. Sa kalagas po. Sa dito lang sa may makulabo sila. Ah, sa makulabo. Pag malakas, walang laot sila, kaya wala. Mabuting at nagpinauwi ko dito, kung hindi ipinauwi, di gutom sila doon. Hindi sila makakasakay ng bangka. Ay grabe, sa sobrang lakas sa po. Sobrang lakas. Mahangin din po ngayon, di ba? Kaya ngayon, kaya walang hanap buhay po doon. Hanggang Pebrero siguro ito. Pero pag kalma na, uwi na rin sila. Oo. Pero pag andito po sila nanay, makakaya niyo naman po na ganito. Oo, nakakatulong sa akin. Ang nabudget dyan kung yung anak niya po. Oo. Yung babae ko kasi yung hindi niyo sa negosyo. Kaya at least nanay, no, kahit andito kayo lahat, yung mga anak niyo po, mga apo. Masaya ako bagay nandito sila. Makakaya niyo pa rin po, no? Oo, kaya ko. Kahit man sa mga kaunting ano dyan, salo-salo niyo po, makakaya niyo po dyan. Basta ano lang po, no? Siyempre, hindi naman yan iba sa inyo nanay, no? Yung mga anak niyo po. Ay, yes, kahit dito yan sila. Mahal ko yung mga anak. Kaya nga po, nagbibigay ligaya din po yan sa inyo, di ba po? No? Kaya ng mga apo niyo. Nalulungkot ako pag wala sila. Lalo na kung ikaw lang mag-isa, no? Sabi ko nga doon sa anak kong babae, dito na lang sila. Kasi nag-aaral yung isang yan. Para naman po makapag-aral po dito, no? Tapos nanay, may ibibigay po ako dito, no? Pandagdag po no, sa inyong ano po dito. Sa tindahan, no? Pambili niya po ng bagong paninda po nanay. Ayan, may 3,000 po nanay. Galing din po yan kay anonymous sponsor from Italy. Salamat, maraming salamat. Talagang sobrang biyaya ang nadating sa akin, lalo na doon sa tulong na yung galing doon sa inanuhan ko. Yung inanuhan ko si yung asawa ko. Akala ko nga wala may tulong din po doon. May tulong, 5,000. Wow, no? At least nanay, makakatulong po yan. Sabi no? ko nga, ipapalingki nga yung anak ko. Pwede nanay, no? Yung mga, kahit may mga pera ka dyan, ibuhos niyo lahat sa tindahan, no? Kasi, nga po. Kasi pag sa tindahan, hindi yan mauubos, no? Mas tutubo yan. Tapos yung tubo na yun, yun ang inyong gagamitin, no? Siya, yun ang pinapaan. Yung gagamitin sa pang-ulam. Kaya yung naipira ko bagang yung binigay mo sa akin. Opo. May 7,000 pang hindi nabibili dyan, yung pinapalta namin. Kung anong mga kulang. Kulang, idinadagdag namin. Kaya nga po. Pero hindi ka po bumili ngayon ng mga ano po, yung mga inumin? Ay, ayaw ko. Ayaw mga... Ang dami kong nung pautang nung panahon. Yung mga ano po, mga 4 cantos, ganyan. Saka ang laki ng ano nun, ng
tax. Tax sa ano? Oo, sa permit na po. Permit. Mag-remit ka po ng permit. Ma-permit ako. Makakuha ka po ng permit ako dito, no? Kasi kailangan din po yan, nanay, no? Kahit man ganito, maliit lang ng tindahan. Ma-permit daw, sabi ni Kapitan. Yung po, asikasuhin niyo po yung nanay, no? Para maging legal po yung tindahan. At ayahan niyo po, nanay, ganito po, no? Pag makabalik po kami ulit dito, pasyal-pasyal lang po kami, no? At kung may mga tulong pang darating po sa inyo, ayan po ang aming ibibigay, no? Bigas lang po yung bibili namin, no? Bigas, tapos yung pera, kayo na po bahala, no? Pandagdag po niyo sa tindahan, no? Para naman po, hindi po maubusan yung paninda niyo po, no? Hindi, ayaw ko paubusan. Oo nga po, no? Ang hinihintay ko lang nung pagdating ng uling kung bainting sa ako. May ano nga, bainting sa ako. Ah, so may bainting sa ako ka na uling? Kaya malakas lang, kaya hindi ako magkaano. Oo. Pwede niya po, i-ano niyan, yung plastic-plastic lang na i-repack niyo po. Ang laki daw ng tubo doon tayo. Malaki yan, malaki yan. Yun na lang gagawin. Malakas po siguro dito yung uling nanay, no? Ang uling kasi walang masyadong kahoy. Na akong limang sako. Tatlong araw lang naubos. Ay, grabe, yung bilis ah. Eh, wala na akong... Paano yun, nire-repack niyo po? Nire-repack, 10-10 piso. Grabe. May tubo man yung... Oo. Basta magaling lang mag-manage ng paninda. Yung anak ko na magaling yung panganay po. Yung babae. Kasi nagtinda na yan dyan ay sa bahay ko. Grabe. Ang 5 bill niya ay nabot ng mahigit 20,000. Wow. Ang laki ng tubo. Pero sa tingin niyo po dito, nanay, naobserbahan niyo po, may tubo pa rin po? Oo. Meron din? Meron. Kinikwinta niya nung anak ko. Kinikwinta niya lahat yan. Oo. Ini-inventory niya. Pagka-inventory niya, kung may tubo, kinukuha niya, ayun ang pagkonsumo na. Ganun ang ginagawa. Oo. Para malaman, halimbawa, may isang sabon na nabenta. So, ganyan, malalaman kung ilan ang ano. Nakabot nga yan ang 21. 21 po. Kung na-compute nila lahat. Kinumpute nga lahat. Nakabot ang 20. Ayan o. Nagpaglakas na ito ng hugo. Oo. At least nanay, no? Nagmahigit na lang 15,000 ang tira. Sige po, ano na lang po. Kasi nga, dyan din po kayo kumukuha, di ba? Anong pangano nyo po? Asukal, kape. Wow. Pero, syempre, no, may mga pera tayo. Dyan natin ibubuhos, no? Yung mga paninda. Ganun, hindi mabili ako nahawak ng perang, ano. Oo. Ibinubuhos ko dyan kaya lang sa tindahan. Kasi dyan, mas, mas tutubo yung pera, no? Tapos yung tubo na yun, yun ang inyong gagamitin sa pangaraw-araw, no? Hirap mga pautang man ng pera. Oo nga po. Ang hirap ang pautang ng pera, lalo ng maningil. Yan mahirap. Masakit sa loob bagay, hindi ka binibigyan. Yung ikaw pa po ang ikaw pa po ang kusang maniningil. Yan ang mahirap, no? Mayroong nag-uusap sa akin dito. Ay, seko, wala. Nandiyan na sa tindahan. Lahat binilagay ko. Ayoko, sabi ko ng papo. Oo, magpaporsinto ako. Sabi ko, may malaki akong pera. Saka na lang yan. Tayong insurance baga ni... Ani asawa niyo po? Oo, awan ko kung magkano pa rin. Nami, maganda naman pang inyong sahigo na. Oo. Talagang ano na siya. Kaya lang pang ganito, oh. Ang lamig. Malamig po. Ito. Malamig na maigi ito. Kaya sinasapin na namin ang cartoon. Cartoon. Sapin na ninyo lang po. So nanay, di na po kami tatagal. Ano sige, po? Salamat sa inyo. Salamat maraming po. Maraming salamat sa grupo ninyo. Salamat talaga. Po. Thank you po sa ating sponsor ninyo. Po. From Rome, Italy. Thank you so much po. So ayun po, nabisita po natin ulit mga kalingap si Nanay Emma. At magandang balita po ito, no, na nabago po natin yung buhay po ni nanay, no? Sa tulong din po ng ating mga sponsor. Kaya, ayun po, no, yung ipapayo ko lang po kay nanay, ipagpatuloy niya lang po yung ganitong ginagawa po, no, kasi makatulong din po ito, hindi lang para sa kanya, kundi para po sa inyong mga anak po, nanay, no, sa talagang mga apo, talaga, no, apo. Kasi mahirap din po ang mga buhay po nila, no, sa ibang isla nakatira. Pag napunta nga yung anak ni Junior, naiyak yun. Naiyak na lang. Biskuit dyan. Oh, wala silang mga kain. Kung ano-ano na lang. Kaya nga po. Kuya. Sabi ko, Jesus Maria, si maubos ito. Sige na, sabi ko, bigyan na ninyo yan at maiyak na maiyak yan talaga. Kaya nga po. Nanay, maalis muna po kami. Salamat po. Yun ang pinatapos ko. So, ayun, nanay, maalis muna po kami. Sige, no? Salamat. Maraming salamat talaga sa inyo. Ingat po kayo dito, nanay. At muli po, babalik na lang po kami dito, no? Pag ano na. Yan, wow, congrats po kay nanay dito sa kanyang tindahan po mga kalingap. Salamat po nanay, alis na po kami, paalam po. Thank you. Sige na, salamat. Ingat na lang kayo. Salamat po.
Ayan mga kalingap, no? Maraming maraming salamat po sa inyong panonood po ng upload na ito, no? At ayan po, nabisita po natin ulit si Nanay Emma. At masaya po tayo dahil po, no, dito pa rin po yung tindahan, no? Nakakatulong pa rin po sa kanila. Kaya ayun po, giniba na po sa likod yung kanilang dating bahay mga kalingap, no? Ito po yung kanilang bahay po na bago mga kalingap sa tulong po ng ating mga buting sponsors. Nabigyan po natin ng magandang tahanan po si Nanay Emma. Maraming salamat po mga kalingap and God bless po sa ating lahat, no? Mauwi na po kami mga kalingap and dadaanan pa po namin doon kina Erica, no? Thank you po, God bless.